Hi guys, welcome back to my channel. So today's video guys ay meron tayong gagawin na activity with Pretty Ellie. So may channel din siya guys at saka cousin. So nagkita-kits kami ngayon at saka nagplano kami gumawa na lang ng content. So for our collaboration. Yeah, collaboration so, content. So guys, ang gagawin natin is Q&A with mukbang with Spike. Ayan guys, meron po kaming lemon at saka yun, mga question namin. At syempre, yun, samyang spaghetti, yung pinakamaanghang guys. At yun, tikelya. Okay, so now let's start to read a question. Shake namin yan. So, ang tanong namin dito guys is, yung mga tanong namin na tinanong sa mga kaibigan. So, yung isang tanong, kami dalawa ang sasagot. So, depende lang yung mga, kung ano yung mga sagot namin. So, kung meron kami mga question nga hindi namin masagot, kung ayaw namin sagutin, so meron kaming consequence na iinom kami ng hard na San Jose Cuervo. Tequila. Oh, diba? Tequila. So, wow, social, no? Paminsan lang to. So, now, let's start. Ako, ano ba sa tingin mo, at your age now, meron ka na ba achievement na di mo namalayan? At ano yun? Sino ka nang sasagot? Ako, sige. Ako na lang muna sasagot nito. Yung pakiramdam ko yung achievement ko naramdaman ko ngayon, parang hindi ko lang siya iniisip na achievement siya. Pero malaking tulong siya sa akin, guys, na ano, na yung hindi ko iniisip na ganyan, parang nung nagbuntis ako, takot ako, guys. Takot akong nung nagbontes. Kasi hindi ko alam kung paano maging nanay, paano mag-alaga ng anak. But now, masaya ako kasi parang masaya naman ako nga. Nandyan siya. So, parang it's a big achievement for me as a mother na parang makonquer mo yung hindi mo alam kung paano. Pero ngayon, parang masaya ka sa resulta. So, parang yun yung achievement ko. So, ako na ba? Wala akong maisip, no? Kaya, ayan. Wala siyang masagot. Kasi nagtulog, parang wala lang akong maisip. Tara, ilang tayo? In school na hanggang ngayon di mo pa rin nag-get over. Ay! Ano yun? Ako? Oh, sige, ikaw. Nagbunod lang. Yung pinalakpakan ako ng mga kaklase ko kasi nga nung after lunch time. After lunch time nga, oo. Wala nalasing ko kung gawin mo. Hindi, yun na nga. So, pagpasok ko ng school, alas dos na pala. So, sabi ng teacher namin, oh, ang aga mo ano ah, ganun. Ang aga mo L ah. Tapos nung sabi nung teacher namin is, okay, tayo kayo guys, round of applause. Yun, hindi ko yun makalimutan. Sobrang... Alam niyo po guys, kung hindi ito yung sagot ko, magsisinungaling talaga ako. Pero hindi ko talaga ito shinare guys kahit ganino. Kahit yung friend ko na classmate na kasama siya doon, hindi niya pala pinagsabi sa ano. Kasi magka-birdmate kami before, pero hindi niya alam. Siguro, hindi mo ba alam? Hindi ko talaga yan alam. Kasi alam pa akong, yung... Gusto kong malaman yan ngayon. Hindi, parang... Hindi, kasi... Pero iba talaga yung maramdaman ko dyan guys kapag naalala ko yun yung hiya na parang gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Ng lupa talaga. Yung sa kaligitnaan ng katahimikan ng exam guys, so hindi ko talaga yun makalimutan tapos yung subject namin noon is math. Yung masama yun. Pagkaandam ko sa tiyan, masama talaga. Tapos yung nauutot ako na pinipigilan ko. Na pinipigilan kong mautot. Kaya, yun, parang
talagang tahimik kasi exam eh. Yung tipong may sasayang, parang honey ng ibon yung utot ko. Basta kayong, pagkatapos nun guys, hindi ko na talaga, parang gusto ko na lamunin ng lupa kasi yung katahimikan ng mga classmate ko nag-a-answer guys, nagtawa na, basta na, hindi ko na talaga alam kung paano siya ay ano. Hindi ko na alam kung paano ako humarap sa kanila. Tapos nang pag-pass, nung pinas ko na yung answer sheet ko, yung teacher na nagbantay sa amin guys, tinignan niya akong tumawa. So mas okay na pala yung pinalakpakan ako. Kaysa sa ganun. Kaya nga, hindi ko yung pinagsasabi, pero ngayon, ano yun? So yun na naman. Okay. So next, ano? Anong meron sa'yo na hindi alam ng iba? Anong meron sa akin na hindi alam ng iba? Oh, sige, ikaw. Meron akong sasabihin na, pero tabi-tabi din sa mga kumakain, no? Meron akong nunal sa puwet. Meron. Yung mga nakakikita sa akin noon, parang hirap sila na makipagkaibigan sa akin yung hindi kakilala kasi pakiramdam nila, stricta daw ako. Pero sa mga nakakilala sa akin, bugis-ngis talaga ako. Oo. Ang tanong. Saang lugar dito sa Pilipinas na napuntahan mo na, na masasabi mong maganda at bakit? Ang lugar. Saang lugar ang napuntahan? Saan? Sisa. Kasi ano niya, napaka quiet niya lang na lugar. Tapos, nakapalibot is dagat. So, kanang fresh yung air. And, clean doon, clean. Tapos, very friendly din yung mga tao doon. So, yun! Puerto Princesa. Ikaw. Kahit sa na lugar na napuntahan ko ay sa Zobic. Sa Zobic doon sa Safari. Safari Park. Kanang saan zoo? Safari Zoo doon. Zobic Safari. Basta Safari Zoo. Marami doon ka na. Doon ko nakita yung ibang mga ano. Doon, first time ko makakita ng tao na nakabahag. Nakabahag, oo. So first time po, kasi nakikita ko lang yun sa drawing. Mm. Tapos, yung maraming mga crocodile. Ang daming crocodile dito. Doon, nag-enjoy talaga ako. Kaya, hindi ko yan makalimutan. Kasi, syempre, yung crocodile sa drawing, sa TV. Pero, doon makakita ka ng personal ng crocodile. Tapos, maka-feed in ka sa kanila. Wow, it's a great experience. So, gusto ko doon. Okay. Naranasan mo na ba na pakiramdam mo, nag-iisa ka kahit marami kang kasama? At bakit? Siguro nung nagbuntis ako guys, kasi hindi ko siya masabi kahit kasama ko na yung pamilya ko, kahit mga friends ko. So, na-open ko yun sa pamilya ko pa lang siya, na-open 6 months na yung chan ko na pagbubuntis. Pero sa mga kaibigan ko, hindi ko pa rin ma-open sa kanila. So, nalaman na lang nila ng anak na ako. So, ganun, mahirap. Pero at the same time, kinaya ko naman siya kahit mahirap. Oh, titililin na. Kay karaming tao. Ano yun? Ano? Siguro yung mga time na iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Broken-hearted siya? Oo, oh, ng mga panahon na yun. Kasi syempre, kanang unang naramdaman ko, diba? So, tapos biglang ganun yung nangyari, hindi nagtagumpay. So, parang yun, para akong natulala na iwan. So, tama ba yung sagot ko? Parang mag-isa yung totoo, yung totoo mong nararamdaman na tapos hindi mo masabi. Oo, yun. Na instead na i-share mo, i-keep mo na lang. Yun yung sagot ko. Tama ba yun? Yun na yun, basta hindi ka lang makain. Kaya pinapawisan na ako na... Ano to? Sino yung naka-virgin sa'yo? Yun! Kaminang ituloy! Hindi, kailangan niyo mo to. Sige, dapat ituloy, syempre, para di ba? Para masaya, sige. Tapos? Sino yung naka-virgin sa'yo?
yung recently in relationship mo or yung the past karelasyon mo? Inom na yan. Ayoko na lang sabihin. Wag nyo, bahala na kayo mag- Sila pa yung magproblema sa ano mo. Dadan, hindi pa ako nakainom nito, so itry ko na lang. Pero parang hindi ako talaga willing na i-share, guys. Kaya pasensya na. Sige, ayan. Alam nyo, yung nagawa ng questionnaire, no? Napaka ano, no? So yun, naranasan mo na bang maglasing mag-isa? Very simple. Oh, naman. Maglasing? Oh, syempre. Yung feeling mo, mag-isa ka lang sa mundo. Bigla? May ganun? Kanina hirap ako mag-answer, tas nun ang bilis, di ba? So, parang pumasok. Oo naman. Pagka feeling ko ang lungkot ng pangyayari, may mga pangyayari sa buhay ko na lungkot, iniinom ko na lang siya. Para wala nang maraming Ganun? Oo, yun. Iniinom ko siya. Ako! Pagkatapos, maoy, mamaya. Ayan, yun yung answer ko sa'yo, ikaw. So, ako, hindi guys. Hindi ko pa naranasan mag-inom. Ay, oo nga pala. Naranasan ko pa na mag-inom pala. Hindi ko lang naranasan. Kasi may pakiramdam mo na gumuho na yung mundo mo, tapos yung konting pag-asa mo, tapos yun yung parang nagpahirap sa'yo. Yung, siguro kung that time, parang nawala ako sa katinoan kasi parang nasa depressed ako. Pero hindi ko alam na depressed yun, ganun. Pagkatapos kong ginawa yun, umiyak ako, nagsisi ako kasi alam ko na mali yun. Basta wag yun nang intindihin, pero oo, ganun. Ginawa ko yun. Kasi meron akong rason, pero pag after nun, nagsisi ako kasi malaking pagkakamali yun. So, buti na lang hindi siya nangyari. Pero nagawa ko yun, nag-uminom ako mag-isa. Oo. Pareho kami na answer. Guys, thank you so much for watching, guys. So, this is the end of it. So, guys, sana nag-enjoy kayo. So, ayan, thank you so much for watching, guys. Thank you so much.